Emosyonal na sinalubong ng kanya mga kababayan ang OFW na si Angeline Aguirre sa Binmalay, Pangasinan. Si Angeline ang isa sa apat na Pinoy na namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Nasa front ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Matyagang naghintay ang mga taga Binmalay, Pangasinan sa labi ni Angeline Aguirre, ang isa sa apat na Pilipinong nasawi sa giyera sa Israel. Hawak ang kanilang mga puting watawat, sinalubong nila si Angeline sa isang hero's welcome nitong Sabado. Nasawi ang OFW matapos looban ng grupong Hamas ang kanilang tinutuluyan malapit sa Gaza Strip nitong October 7. Pagdating ng libing, lalong bumuhos ang mga emosyon. Ibinahagi ng ina ni Angeline na nag-message pa ang anak bago masawi. Sabi niya nandito na sila, yung nandoon na yung mga Hamas. Tapos nung gabi, tumatawag itong anak ko, wala na, hindi na niya makontak. Sa katunayan, ilang araw bago ang insidente, tila naglalambing na raw si Angeline. Laging nagtatanong yan kung talagang mahal niyo ako, anong paborito ko. Ang ate ni Angeline na kasama niya sa Israel, matinding trauma naman ang inabot. Nakausap pa raw niya ang kapatid sa gitna ng pag-atake ng Hamas sa lugar. Kinamusta ko po siya. Tapos sabi niya, yun nga po na rinig nga po yung putukan, barilan na parang sa kanila daw po. Yun nga po lagi po niyang sinasabi na natatakot po siya kasi wala pong laki yung shelter nila. Nakatakda na sanang umuwi ng Disyembre si Angeline para pansamantalang manatili rito at magsimula ng sariling pamilya. Nag-iipon daw muna ang OFW para ipambayad sa utang sa naging operasyon sa mata ng kanyang kapatid. Kasi dapat nga yun eh, sir, magpupurgod na yan. Kaya lang, yun na nga yung pinagkagastosan nila, yung kuya nga niya, sir. Iniisip niya, wala, pag ito lang, hindi kakasya yung ano, kasi lalo na yung pinang-opera namin. Bilang tulong sa pamilya Aguirre, sinagot ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang funeral at burial expenses ni Angeline. Kinausap na rin ng Israeli government ang ahensya para sa karagdagang financial assistance. Yung 220,000 funeral and bereavement benefit ibibigay sa kanya. And another good news, para sa dagdag karagdagang tulong, ang gobyerno ng Israel ay walang humpay rin na nakikipag-coordinate sa aming opisina para sa mga itutulong niya sa pamilya na naiwan ni Angeline. Bumisita rin si Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flas sa burol ni Angeline para makiramay. Sa ngayon, nilalakad na ng gobyerno ang pagbibigay ng trabaho sa mga kapatid ni Aguirre. Ngayong araw, nakatakdang iuwi naman sa bansa ang abo ng isa pang Pinoy na nasawi sa giyera sa Israel na si Grace Cabrera. Sa kanilang tahanan sa Apalit, Pampanga, ito idiretso. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.